Hello guys, welcome back. For today's video, I'm going to show you kung paano po natin alagaan yung mga tennis shoes. Hello! So ito po ngayon, since wala naman po akong magagawa, so rest day po natin, kailangan po natin maglinis ng mga tennis shoes natin. So iniisa-isa ko po siyang kunan ng mga laces para po maayos po yung pagbrush natin ng tennis shoes. So I have here like few tennis shoes here. Kailangan din natin ng backup ng mga shoes kasi since araw-araw tayo naglalaro ng tennis or nagtuturo ng tennis, yung shoes kasi kailangan din natin labhan at alagaan kasi para niyang mga tao. Pag ang tennis shoes hindi mo ginagamit, nasisira. Pag ang tennis shoes hindi mo nilalaban at hindi mo nilagaan, nasisira din. Kita nyo, zoom in ko siya. Yan, yung brand na sinusuot ko. Which is yung mga highly recommend ko po guys. Some of them, of you guys, I know, yung mga tennis enthusiasts the using another brand. Pero sa akin, I'm using this kind of brand. The ASICS and UNX. Paano ko ba siya inaalagaan yung tennis shoes ko? So, nilalabhan ko po siya. But yung paglalaba ko po talaga guys, is hindi po siya actually pati yung loob binabasa. If you are using your tennis shoes, yung socks mo, iiwan mo siya sa loob. After mo magamit yung tennis shoes mo, ipapagpag mo talaga siya. Especially if you're playing at the shell court. And then yung socks mo, huwag mo na siyang gamitin the next day. As much as possible, labhan mo na siya para hindi po mangamoy. Yan, mamaya iisa-isahin ko na po yan. Ibababad yung laces niyang tennis shoes. Pero before that, mag-mix po ako niyan ng water and then also a powder. Yung pagbabad po niyan guys, since iba-iba naman mga kulay ng mga laces niya. Pero huwag mo po siyang i-mix ng Zone Rocks. Since may mga ibang color po dyan na mga lace, eh, syempre, baka ma-discolor you at maano yung kulay ng lace natin. As much as possible, plain powder lang po siya at saka tubig. Kung kayo po ay talagang yung shoes nyo ay inaalagaan, yan po ay tatagal. At actually, yung tennis shoes, pag once nyo po ay at okay pa at nagamit nyo po siya ng mga 4 years, 5 years na, 6 years at nagsawa na po kayo, you can also donate it to the other player, yung mga hindi naka-afford, especially yung mga kaka-start nyo pa lang. Kasi when I was started playing tennis, hindi po talaga din ako nakaka-afford ng tennis shoes. As in, walang-wala din ako. Actually guys, ang sport ng tennis, one of the expensive sports. Maniwala kayo sa hindi. Sobrang mahal. So, napapansin nyo, since nagkukuskus tayo dyan, nagpa-brush tayo dyan ng shoes, obserbahan nyo lang po yun guys, kung paano ko po siya talaga binabrush. Hindi ko binabasa yung loob niya. I'm gonna share with you something which is really interesting. We have an event, it's actually a PSTS for a cause for public school. We're actually choosing one school na kung saan magtuturo kami ng free for coaching for tennis. There are some kids na, number one, they cannot afford for a coach yung magbabayad sila. Kasi it's a public school, na unless if you are like mayaman, nasa private, you can afford a tennis coach. You cannot afford tennis shoes.
Parang ako to eh, nakikita ko sa sarili ko. They cannot afford a tennis racket and some other accessories na mga equipment. Tayo, as a tennis coach, really have to give back to the community. For those school na meron po silang parang indoor, kasi lahat naman ng school dyan na public eh, meron silang mga indoor na parang basketball court, pwede kasing lagyan ng ano eh, parang net lang. Yan. If you wanted to donate, guys, if you have some old tennis shoes, tennis rackets, tennis balls, or some equipment, you can also help us na maging part sa event na to. At wala lang, kung gusto lang mag-donate para mapuso tong event na to. So you can also message us. It's the info that pinoyprotennis@gmail.com, or you can message with this video if you wanted to help to be a part of this event or gusto mo lang mag-donate. Ayan. Okay, going back to my video, yan. Ganyan ko po siya nililinis yung tennis shoes ko. Hindi the whole, pati yung loob binabasa. Yung gilid lang talaga ang binabrush ko. Yan. Kasi yung tennis shoes ko, after ko siyang ginagamit, hinapagpag ko na siya, andun yung loob, hindi ko talaga, as in palit talaga ako kagad ng socks. Para po hindi mangamo yung loob. Yan. So actually, patapos na po ako niyan, guys. That is the last shoe na binabrush ko. We really have to be presentable to our customer or to our client, kasi pupunta tayo ng hotel or yung club, di ba? At maging maayos ka tinan, kasi they will look at you like head to toe. Naku, mahirap na. Parang titingin na sa'yo, oh, are you really a tennis coach? Or you're not like, look presentable? Hindi naman sa ganun. Maganda din naman maging comfortable ka sa suot mo. Di ba? Yung tennis shoes mo, maganda yung mga, hindi lang pang may yabang yung ganun. Na maging maayos ka tinan sa mga estudyante mo. Na talagang, wait, this is really a coach. Kasi he's actually like investing a right equipment, a right tennis shoes, and a right tennis racket. So guys, patapos na po tong video na to. There is a part 2 of this video. Ayan po guys, natapos ko na po lahat na brush. And I'm gonna see you guys in my next video.